Ang social security system ay ahensya ng pamahalaan na naglilikom ng pondo sa pamamagitan ng pagkalta sa kita ng manggagawa sa pribadong sektor. Ang lahat ng miyembro ay makakakuha ng benepisyo pagkatapos magbayad ng minimum required contribution. Ano-ano ang mga benepisyo o programang inilaan sa mga miyembro ng SSS? Ano ang pangkaraniwang suliranin ng mga miyembro nito? Ang mga kalabang dapat malaman tungkol sa SSS, ating tatalakayin dito lang sa Patakaran. Magandang gabi po sa inyong lahat. Makakasama natin ngayong gabi si President Emmanuel Manidoc ng Social Security System. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo. Una, magpapasalamat ako. Alam niyo po si President Manny, no? Matagal ko na po itong nililigawang pumunta rito. Kasi alam po na very informative ang magiging discussion natin. Dahil marami sa ating mga kababayan, nag-aabang po talaga ng paliwanag. Ano ba itong SSS? Tapos yung mga problema nila. Hindi ko naman po siyempre ibibigay sa inyo yung lahat ng detalye ngayon. Pero mga general ideas para maliwanagan yung ating mga kababayan. Ako naman ay masaya na ako ay nagkaroon ng puwang sa inyong popular na TV program. Salamat po, salamat po. President. Ngayon, ang siguro ang una kong tatanungin, ano po ba itong SSS, Social Security System na tinatawag natin? Ito pong Social Security System ay natatag 60 years ago. Kaya ngayong taon ay isang special year for our institution. We'll be celebrating our 60th year. Wow. 1957 po ito itinatag na, okay. Sa bisa ng batas na napasa actually 1954, but it was only implemented in 1957. So ito po ay binuo ng Kongreso at sa pagsisikap na rin ng ating Pangulo noong panahong iyon upang matulungan at maprotektahan natin ang mga manggagawa sa pribadong sektor. Okay. Nasabi niyo po maprotektahan. Ano po yung ibig sabihin na maprotektahan ang ating mga manggagawa? To what extent po ito? Ang mga benepisyo po na aming iniaabot sa aming mga kasapi ay unang-una ang death benefit, yeah. Disability, sickness sa mga kababaihan, maternity. Mayroon din po kaming burial benefit sa mga namatay na kasapi namin. At kami ay nagbibigay na ito nga ang pinakamalaking tulong na aming naigagawad sa aming mga miyembro ay ang pensyon, okay, sa panahon ng kanilang pagre-retiro. Yes. President, ang gusto kong, so gusto ko lang liwanagin na pag ang isang miyembro, no, ng SSS ay namatay, may natatanggap siya. Ang kanyang naiwan. Actually, ang una niyang matatanggap kapag siya ay namatay, kapag siya lang ay nakapagbayad ng kahit isang monthly contribution, kahit isa lang, isang buwan lang, okay, na contribution, ay tatanggap siya ng 20,000. Yan po ang tinatawag nating burial benefit o assistance. Okay. Depende sa kanyang naihulog at contribution, maring yan ay umabot sa 40,000, yung burial benefit. So, yung burial, lumalaki yan o lumiliit, depende sa dami ng contribution. But the minimum is 20 up to a maximum of 40,000. Ayun po. Minsan lang po yan. Siyempre po, ang kasunod yan, yung death benefit. Okay. Yung death benefit naman po. Ayan po, kailangan may naihulog siyang at least 36 months contribution. Okay. Kung maliit po, ang kunyari hindi umabot ng 36 ang kanyang contribution, wala po siya matatanggap po ba siya? Pero maliit lang. Okay. Eh ito naman pong tinatawag na disability. Yung pong disability benefit, kapag siya ay nagkaroon ng kapansanan o injury, okay, na makakasapag sa gabal upang magawa niya ang kanyang trabaho o hanap buhay. Pero yan po ay ini-evaluate na masusi ng ating mga doktor at eksperto para maiwasan naman natin na yung isang miyembro ay nagkukunwari lang na disabled para lang makatanggap ng biyaya. Okay, paano ganito yon, Ms. President Manny? Yung
di ba meron tinatawag tayong permanent disability? Uh-huh. Meron din yung temporary disability. Uh-huh. Pareho ba sinasakop ninyo yan? Oo, uh-huh. Parehas. Okay. So, pag permanent, siyempre, masusing uh-huh. pinag-aaralan uh-huh. niya. Kasi talagang, pag permanent disability po ba, matatanggap nila lump sum? Or over a period of time na nabubuhay sila, may matatanggap kadalasan sila? Kadalasan po, yan ay tumatanggap ng may sa una, maaaring may nasa kanyang kagustuhan, maaaring tumanggap siya ng buo. Okay. At pero kadalasan po, katulad din ng insurance disability benefit, over a period of time, he will be getting. Okay. Kasi kung mahinto na yon, lalo kung partial disability ang claim, may tanning po naman yon. Pag nahinto, ay dihihinto na namin ang pagbibigay ng benepisyo. So, may disability, permanent at partial. No. E paano naman ho yung maternity naman? Yung maternity benefit po sa mga kababaihan natin, hindi lang po sa pagsisilang ng sanggol. Maaaring kung nagkaroon ng miscarriage, yan po ay binabayaran rin namin. Napakalawak pala ng pwede ibigay na benepisyo. Pero mas importante, ikaw humaba ang iyong buhay, di ba? Humaba ang iyong buhay at ikaw ay umabot sa retirement age ninyo. Ilan po ba ang taon ng retirement age sa SSS? Ito ho ang pinakamalawak na biyaya naming ibinibigay sa aming mga kasapi. In fact, sa kasulukuyan, meron po tayong about 2,500,000 pensioners sa kasalukuyan. Pakiulit nyo nga po. 2,500,000 pensioners. Kulang-kulang po sa 2,500,000. So ito po ay regular na nakatatanggap opo, ng pension? Buwan-buwan sila ito matanggap na ng pension. Ito yung regular pensioners opo. Namin. Pero upang kayo ay magbenefisyo, kailangan kayo ay nakapag contribute ng 120 contribution, okay. Which is equivalent to 10 years. Okay, so dapat po nakasampun taong kang contribution. Kung mga limang taon lang po, hindi, mayroon kami entitlement? Maaari pong tumanggap kayo, pero hindi yung regular na buwan ng matatanggap nyo. Maaaring yan ay minsanan lang. At yan po ay base sa pagkukompute ng aming mga aktwari sa opisina. So, kaya mahalaga po na kayo ay magpatuloy ng pagbabayad ng inyong contribution upang sa panahon ng inyong pagtanda o pagre-retiro ay meron kayong aasahang tatanggaping buwan ng pensyon. Ayun. Pero paano yan? Kunyari ako'y umaasa na nabibigay pala, na nare-remit, let's say, ng aking employer, yung aking monthly pension. Let us say, nagtatrabaho na yung isang tao ng mga 15 years. Tapos chinek niya, paano ho kung bungi-bungi? Ayun. Di ba, meron naman, isang example, over a period of 15 years, pero nagbungi-bungi. May mga ilang taon, isa, dalawa na putol. Ano ang epekto? Ang mangyayari po niyan, yan ay susumahin natin. At kung ang kabuuan ay umabot sa minimum na aming required number of contributions, qualified po siya na tumanggap. So kahit po nagbungi-bungi yon, basta mabuo. Basta mabuo yun. Paano ho kunyari, nasa pag-check niya, akala niya ay nakasampun taon na siya, no? Ngayon, pag-check ninyo, nakukulang. 9 years and a half lang. Kulang ka ng ilang contribution. Hindi siya magiging regular pensioner. Pwede ho bang ihabol niya yung premium? Kung pwede pa po siyang magbayad, ibig sabihin, wala pa siyang, hindi pa siya talaga retired. Pwede pa. At siya ay may hanap buhay pa. Sa inyo po ba? Kasi sa patakaran po natin, mayroon po tayong tinatawag na technical retirement. Ayan, o kaya, sige po. Yan po ay kung age 60 ka, umabot ka na at wala ka ng hanap buhay, pwede ka nang mag-apply para sa buwan ng pensyon na beneficyo. Ano to? Amin. Parang optional mo lang? Kaya technical retirement ang tawag namin. Pero wala na kayo talagang hanap buhay. Kung kayo ay may hanap buhay pa and you availed of your pension, ipipenalize namin kayo. Ano ba yung liliwala nito? Anong gagawin penalty? Anong ayan gagawin ho, maaring, ito ho, bihira namang mangyari. pero maaring bawiin namin yung naibayad na. Okay. At kasi niloloko niyo gobyerno. Kung kayo ay may hanap buhay pa, talagang obligado pa kayong magpatuloy ng pagbabayad ng kontribusyon. But upon reaching age 65, which is the mandatory retirement period sa atin, ay talaga pong tatanggap na kayo.
So kahit nagtatrabaho, 65 po, no? 65 na siya. Mga 20 years na po siya nagbibigay ng contribution. Pero ho yung nature, katulad, alam niyo naman, may iba na katulad ng nature ng profession nila, na kahit na may edad sila, nakakapagtrabaho pa po. Abogado po, doktor, di po ba? So makakatanggap na rin po sila ng pension. Tatanggap na po sila ng pension. Ayun. So ito ho siguro isang katanungan na gustong malaman. Yun pong, sino ba ho ang mga primary beneficiary pagdating po dyan? Kasi yan kadalasan pinag-aawal. Bayan, lalo na pag pumanaw, di po ba? Ang una po dyan, yung asawa, yung legal spouse, no? Tapos yung mga dependent na mga anak, no? Sila po ay tatanggap ng beneficyo kung mamatay na yung... Ano pong ginagawa ninyo? Ito po hypothetical lamang, ano? Ano pong ginagawa niyo sa mga sitwasyon na pag may, di ba, namatay na po, at may beneficiary doon, primary beneficiary, eh, asawa. Ngayon, dalawang nagki-claim. Nangyari ho ba yun? Dalawang nagki-claim na asawa? Marami hong kaso na umaabot sa amin. Opo. Kaya kami po ay meron kaming mga nagre-repaso ng mga claims. Lalo na kung mayroong ganyang mga circumstances na may issue na dalawang naghahabol sa beneficyo. Ay, ang ginagawa po, yan ay aming pinag-aaralan. Meron po kaming claims review committee. Na normally pinamumunuan po yan ng aming mga abogado sa opisina upang masiguro naman na huwag ma-place at a disadvantage yung mga beneficiaries na karapat-dapat na tumanggap ng benefit. Okay. Paano po kung ako'y employer na may katungkulan po ako na mag-remit, ano po? At hindi ko po ginagawa ito, ano po ang mangyayari sa akin? Bago niyo po sagutin yan, magbabalik po ang Patakaran.